Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the Godspeed. Amen. Good evening mga kapatid at salamat sa Panginoon na tayo ay nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa Romans 5 verse 17. Sabi dito, "For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ." So ito yung sinasabi yung iba na parang lugi yata pastor, si Adan nagkasala, pati tayo nadamay. Kasi po yung prinsipyo ng kung ano yung puno, yun yung bunga, dahil si Adan at si Eva lang naman ang create ng Diyos at mula sa kanila, eh doon tayo nang galing. At ang nangyari, dahil sa kasalanan nga na ni Adan at ni Eva, tayo ay namana na natin yon. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa kabutihan ng Diyos, sa pamamagitan naman ni Kristo, ang sabi dito, tinubos tayo sa ating mga kasalanan and we will reign in life through the Lord Jesus Christ. Bakit tayo mag-reign in life? Kasi tayo nga ay nilinis, sinugasan sa ating mga kasalanan at tayo ay nagtatagumpay dahil si Kristo ay nagtagumpay na sa cross ng Kalbaryo. Tandaan niyo po yung sinabi ni Kristo, "It is finished," yung sinabi niya sa cross ng Kalbaryo. Ang tagumpay ay na kay Kristo. So sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin dahil kay Adan, kami po ay nagkasala, Lord God. Ngunit dahil sa iyo, O Diyos, kami po ay nilinis, sinugasan, at ngayon nga, kami ay nananagumpay sa buhay. Salamat po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At tunay nga, O Diyos, araw-araw, ma-enjoy namin ang katagumpayan na ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dahil kay Adan, nagkasala tayo, ngunit dahil kay Kristo, napatawad tayo at tayo ay nagtatagumpay ngayon sa araw-araw ng ating mga buhay. Salamat. Godspeed. Please like, share, and subscribe. Yeah! Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos, tagumpay tayo. ...500 Elite Club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng ba, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address
yung desire natin na makapag-aral. Yung nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!